Ikaw ang, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyo awit, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang aming magampanan ang pangkasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinubuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita. At sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan,
sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang isang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas ng kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hais sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga lagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nakatinginan ang mga lagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinilabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayon'y mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama
hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Padre Pio. So, maraming salamat po sa inyong pagbisita muli sa Banal na Dambana, lalo na doon sa ating mga kapatid na bago pa lamang dito sa ating shrine. Ano po, marami tayo na mga bisita ngayon sa iba't ibang dioceses at sa iba't ibang parokya o iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At meron din tayong mga bisita mula sa ibang bansa. Ang kasama ko ngayong pari na nagbasa ng ating ebanghelyo ay si Father Fred. No? Father Fred mula sa Diocese ng Cubao. So palakpakan po natin ang ating bisitang pari, kasama din ang kanyang mga parokyano o mga bisita mula din sa kanilang parokya ng Diocese ng Cubao. Asaan po sila dito? Ayan, maraming salamat po for coming at pagbisita dito sa Pambansang Dambana. Actually, ako po ay galing din sa Diocese ng Cubao. Malimit lang maibintahan dahil ako ay galing din dito sa parokya ng Dambana ng Padre Pio since 2019, no? Hanggang sa matapos ang pandemic. Kaya siguro ay marami na rin ang mga bisita na na-encounter at nakausap, no? Sa mga panahong iyon, lalo na sa akin personally. At tunay naman, ang bawat isa sa atin na narito ngayon ay may dadaladalang kanilang panalangin, intensyon, no? Na sa pamamagitan ng ating pamimintuho at debosyon kay Padre Pio, ay humihingi tayo ng mga kasagutan sa ating mga idinadaing. And through His intercession, alam natin na makakamit natin yung ating mga hinihingi mula sa Diyos. Naniniwala ba tayo, lalo na ang mga taong may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay, na sa tulong ni Padre Pio ay magkakagaroon ng kagalingan. Amen? Ayan. Ganyan tayo. Pero, wag agad tayong magmadali, Hintayin natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa ating mga hinihingi at mga hinihiling sa Kanya. Darating ang oras kung kailan ang oras at panahon ng Diyos ang siyang mangyayari. At yun ang ating hintayin. Hindi sa isang upuan o isang pananalangin lang natin ay darating na kaagad yung ating hinihingi. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa araw, no? Isa sa mga itinuturing nating mga mahal na araw sa buong taon. Narito tayo ngayon sa araw ng Lunes Santo sa loob ng ating paghahanda in 40 days. Kasama tayo na naglalakbay, may kanya-kanya tayong preparasyon para sa mga mahal na araw na ito. At kasabay ng kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, inaasahan din sa atin na merong muling pagkabuhay ng pagbabago sa ating mga sarili. Kung paano natin pinaghandaan at ibinigay ang ating mga sarili kabahagi sa pasyon ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, no? Ipinapakita kung paanong
ipinagtaksilan ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang ating Panginoong Jesus. Masakit sapagkat si Judas ay kasakasama ng ating Panginoon na kinikilala niyang guro. At kung atin pong iisipin, para yatang napaka-imposible na pagtaksilan ng isang tulad ni Judas na isang apostol ang kanyang Panginoon at itinuturing na master. Subalit, narinig natin nangyari ang lahat ng ito. Bakit kaya? Sapagkat hinayaan ni Judas Iscariote na makontrol ni Satanas ang kanyang sarili. Pero ang mas nakakalungkot na pangyayari para kay Judas ay dinala niya ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kamatayan. Sa halip na bumalik kay Jesus, ay nagpadala si Judas sa kanyang paniniwala. Nagdala ito para siya'y magpakamatay. At kung nababatid lamang sana ni Judas na naghihintay sa kanya si Jesus, hindi sana nangyari ang kanyang pagtitiwakal. Mga kapatid, kayo ba na narito ngayon, naranasan niyo na ba na kayo ay mapagtaksilan? Matraidor? Kung oo, ano ba yung pakiramdam ng isang taong pinagtaksilan? Masaya ba kayo? Of course, hindi. Sasabihin yung masama ang pakiramdam. Andoon yung galit, andoon yung inis, na andoon yung disappointment sa isang tao na nagtaksil sa inyo. Ganun ba kayo? Kung naranasan nyo, ganyan talaga yung feeling ng isang taong napagtaksilan. Kaya nga kahit si Jesus, nakaramdan din siya nang masama para kay Judas Iscariote na nagtaksil sa kanya. Ganun din kung paano siya itinatwa, itinanggi ni Pedro. Not only once, not only twice, but thrice. Tatlong beses na itinatwa ni Pedro itong si Jesus. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagtataksil, sa kabila ng kanilang pagtatatwa, pinatawad pa sila ng ating Panginoon. Nung si Jesus ay naghihingalo sa krus, ano ang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. My dear brothers and sisters, kapag tayo'y pinagtataksilan na mga taong hindi natin inaakala na magagawa sa atin, hindi po ba lubhang napakahirap matanggap o mapaniwalaan? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng hindi maganda at patalikod tayong pinagtataksilan, kapag ito'y malapit sa atin, itinuturing nating best friend, beshi, o mga tao na kahit kapamilya natin, kapatid natin, hindi ba't napakasakit? Subalit ganun talaga ang buhay. Ganyan ang marami sa atin kapag magkukunwaring mabuting tao pero natutokso ng demonyo kung kaya't tayo na naniniwala sa kanya, nakahanda pa rin tayong yakapin sila. Pero ang masakit kapag na-discover natin na ang taong pinagkakatiwalaan natin ang siyang nagtataksil sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtataksil ay maaaring nagsisimula
kung paano tayo mag-isip, kung paano natin ini-imagine ang isang tao na naa-attract tayo hanggang sa siya ay tuluyang makuha ng ating mga isip. Maaring ang wala tayong contact physically sa isang tao, pero ang pagkilos ng demonyo sa ating mga isipan ay nagbibigay sa atin na tayo ay magkasala at magtaksil. At mas malala, kapag ang isang tao po ay mahina ang pananampalataya, yung pagkilos ng demonyo ang siyang sisira ng tuluyan ng kanyang pagkatao. Kaya nung sabihin ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa," hindi niya tinutukoy yung mga tao, o hindi lamang tinutukoy ni Jesus yung mga taong nagkanulo at nagtaksil sa kanya. Tinutukoy din ni Jesus ang mga taong madaling magpadala sa tukso ng demonyo at umaayon sa gawain ng demonyo. So my dear friends, ngayong araw ng Martes, Martes Santo, patuloy po nating pagnilayan ang napakaraming beses na pagtataksil natin laban kay Jesus. Ang napakaraming beses na pagtataksil ng marami sa atin sa sakramento ng kasal. Humingi tayo ng awa at habag sa ating Panginoong Jesus para sa tuluyang healing, para sa tuluyang forgiveness. At ganun din, huwag po nating kalilimutan na humingi ng kapatawaran at mapanumbalik ang magandang relasyon sa mga taong ating pinagtaksilan. Mahirap bang gawin, but definitely, it is a challenge para sa atin upang sa ganon, masabayan natin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, sa muli nating pagkabuhay ng pagbabago ng mga ugali. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ng paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mo na ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabi ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Siyang nagmulat sa bulak, sa pinayay ng palakat at nakira may sala. Kung hindi kaya ang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa iyo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang lahat ng aming mga kapatid na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Second collection po ay para sa Alay Kapwa, para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Apat na pong araw sa ilang sa
puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pungala sa amin ay likhai, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pu-araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po kami ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at Yesus sa tagapamigitan. Amin. Magsipo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakab ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na makiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikikompleto ng mga impormasyon kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Crisis and Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyang mangupisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po niyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyahang magnilay at makaisa sa pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga mahal na araw, inaanyahan namin kayong manood ng live sinakulo ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-sampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga rosaryo, imahin at mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulos at tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagbala sa babaing lahat at pinagbala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagbala sa babaing lahat at pinagbala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, maraming salamat po, Father Fred, at sa mga bisita mula sa Diocese ng Cubao. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Walang sino man ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.